Mga kalingap, nakilala namin ang isang babae at ang isa pa niyang kapatid na babae na mas piniling manirahan sa bundok. Silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay dahil ang kanyang ina ay patay na at ang tatay naman ay nasa malayong lugar. Pero ganun pa man, tinatatagan na lamang nila ang kanilang loob para magpatuloy sa kanilang buhay at makapagtapos ng pag-aaral. Lalong-lalo na si Dara. Panoorin ang kabuuang kwento at huwag kalimutan mag-like. So ayan mga kalingap, dito po tayo. Kausapin po natin. Tao po! Hi. Hello. Anong pangalan mo? Dara Credo Espinoza po. Dara, si Kuya Rob ito. Siguro kilala mo naman kasi nilapit ka sa amin para matulungan din. Okay ba sa iyo na nandito kami ngayon? Sino kasama mo dito? Ano lang pong dalawa na magkapatid ko. Dalawa lang kayong magkapatid? Saan yung kapatid mo? Yung pong bunso, yung pong babae po dito sa labas. Ako si Kuya Rob, Dara. Dito kami para makatulong kung ano man yung kailangan yung tulong, Siya yung kapatid mo? Apo. Bakit kayong dalawa lang yun nandito? Sinong kasama nyo? Dito ako. Upo tayo, upo. Ano po ka dyan? So, ibig sabihin, kayong dalawang magkapatid lang yun nandito sa bahay na ito? Apo. Paano yan? Sino yung nagbibigay sa inyo yung pagkain sa araw-araw? Si Papa po. Minsan po si Ate nagpapadala lang po. Nagpapadala? Asan ba si Papa mo? Nasa Samar po. Samar? Ang trabaho niya lang po is helper lang po siya sa pag-chainsaw po. Chainsaw? Helper? Si mama mo naman, nasaan? Wala na po akong mama. Patay na? Grade 3 pa lang po ako, wala na po si mama. Buti, di ka natatakot na kahit kayong dalawa lang magkapatid. Anong pakaramdam ng kayong dalawa lang dito? Wala yung parents mo, wala yung magulang mo? Okay lang po kasi po, sanay na rin po ako. Sanay ka na rin? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para, nag-aaral ka ba? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magpatuloy sa iyong pag-aaral? Kahit kayong dalawa lang nandito, siyempre, importante yung may nanay, di ba, na may nag-asikaso ng damit mo, may naglalaba sa'yo, may nagbibigay ng baon mo. Ano na lang ginagawa mo? Ako lang po gumagawa ng lahat. Ikaw lang gumagawa ng lahat? Pag luluto, ako lang po. Mm. Tapos, 4 a.m. magising na po ako. Tapos, mag-aasikaso pa ako ng 5, tapos papunta na po akong school. Grabe. Itong kapatid mo? Sabay ko na sabay po. Mo na kayo. Galing naman Ilang taon ka na, Dara? 15 po. 15 years old ka? Ilang taon ka nang na kayo na lang yung magkasama dito? Matagal na? Matagal na po. Kaya sanay ka na rin. Ito bang bahay na to? Sinong gumawa nitong bahay na to? Si Tito lang po. Si Tito lang? Talagang dito ka nakatira o may iba ka pang dating bahay? Dati po doon po sa Porok Tres po. May bahay po kami doon dati, pero tigpabenta na po. Saan ang CR dito? Diyan lang po sa metan. Diyan po sa may bahay-bahay na Grabe. Kumusta naman kayo magkapatid dito? Okay lang po. Okay naman. Total, andito naman ang kalingap, Sa tingin mo, ano yung pwede naming may tulong sa inyong magkapatid? Makatapos lang po ako sa pag-aaral. Tapos na sa pag-aaral? Yan lang po. So, pinaka-importante sa'yo yung pag-aaral. Maliban doon sa pag-aaral, ano pa? Pwede naming may tulong sa inyo. Ano pangalan mo? Bea. Taka si Dara. Ano pa sa tingin mo? Kahit po maliit lang na bahay ka na. Kahit maliit lang. Para po pag-uulan, wala na pong tutulo po dito sa bahay namin. Tumutulo ba dito? Tumutulo dito po, wala ta. Paano pag maulan, bumabagyo, ano ginagawa niyong dalawa? Nagpupunta po kami doon sa tita namin. Di ba kayo nalulungkot dito na kayong dalawa lang? Minsan po, kasi pa boring ganun.
Pero may ano ka naman, cellphone. Meron po. Anong sinasabi? Kinakamusta ka naman ni Papa mo palagi na kumusta Papa, kayo dyan? Matawag po. Matawag. Ikaw, Bea, anong gusto mong hingin sa amin? Kay Kuya Rab mo. Anong gusto mo? Kumpleto kayong pamilya o hindi? Ikaw, Dara, anong gusto mo? Magkakasama kayo o okay ka na sa ganitong sitwasyon? Magkakasama po. Magkakasama? Kasi po si yung tatlong kapatid ko pong lalaki, watak-watak po kasi po wala pong maayos na ano. Na... May kapatid ka pa palang iba? Anim po kami ngayon. Anim po. Tatlong babae po, tatlong lalaki. Bakit watak-watak kayo? Kasi po wala po kami maayos na bahay. Kasi po gusto po nila dun sa barangay site kasi po. Doon po sila nakapag-alaga nun, tapos maraming pong tao. Ba't ikaw mas pinili mo dito sa bundok na halos walang kapitbahay? Hindi ka ba natatakot dito? Bakit mas gusto mo dito ang tumira? Kasi po ano, tahimik po. Tahimik. Ayaw mo bang sumama dun sa mga kuya mo, sa kapatid mo? Ayaw ko po. Dito lang po ako. Bakit mas gusto mo ng tahimik na lugar? Kasi po ano, ayaw ko po sa dyan po sa ano, sa maraming tao. Kasi po dito na po ako na naglaki po eh. Parang matalino to si ano no, si Dara, galing sumagot. Gaano mo ka mahal ang pag-aaral, Dara? Bakit gustong-gusto mong makapagtapos? Para po makapagtulong pa ako sa magulang ko po. Para po pag nakapagtapos pa ako, makapagpagawa pa ako ng ano, magandang bahay. Tapos tutulungan ko po ang mga kapatid ko makapag-aral. Naawa ko sa kanila bro, kasi dalawa lang sila dito, babae. Tapos ganito pa yung ano nila, bahay. No? Paano pag emergency yan ba? Wala kayong makain. Ano ginagawa nyo? Kayong dalawang magkapatid? Ano po, umutang po kami sa tindahan. Umutang kayo? May utang pa kayo ngayon doon? Wala na po. Ang galing naman. Buti hindi kayo na ano ng utang doon na... Hindi man po. Naiipon. Pagpapadala po, binabayadan natin po agad. Para hindi po mag-ipon yung utang. Ikaw din yung luluto. Ano? Ano yung mga niluluto mo? Sa pang-araw-araw po. Mga gulay, ganun. Nagkukulay ka? Ang galing naman ito. Ikaw, ano? Anong tinutulong mo kay ate mo kapag siya ay gumagawa dito sa gawaing bahay? Ikaw, Bea, anong tinutulong mo sa kanya? Anong tinutulong niya sa'yo? Isan po, naghuhugas din po siya ng pinggan. Bro, tingnan mo naman yung bahay nila. Di ba ka bro kasi organized? Organized, ang liit. Magaling. Kahit maliit, kahit ano, ganito lang. Kahit ano, maliit bro yung bahay nila. Organized, ano? Malinis. Ito, lupa lang ito. Actually, parang hindi ito dinesign sa bahay. Bahay ba ito talaga dati? Hindi. Waiting shed lang po. Sabi ko na eh, parang iba yung design. Waiting shed lang pala siya. Apo. Tapos bakit ginawa ng bahay nyo? Ano po, kasi po nagigiba na po yung isa at kaya po dito na lang po kami na. May bahay kayo dyan dati? Yung pong giba na yun. Yung palang nadaanan natin na sira-sirang bahay, yung palang yung bahay nila dati. Ano yung ano mo, Dara? Ano yung pangarap mong maging pag nakatapos kang pag-aaral? Ano yung may pangarap ka na ba? Halimbawa gusto maging teacher? Wala pa? Wala pa po. Wala pa? Di ba po pinapag-iisipan mo siya? Anong grade mo na? Grade 9 po, mga grade 10 po, sa sunod na taon po. Saan ka mga 11 at 12? Grade ano 11, wala pa? Wala pa po. Kanina sabi niya bro, matulong lang daw siya sa pag-aaral. No? Minsan ba, kinakapos kayo, wala kayong baon, ganun? Minsan po di pa ako nakapagpasok kasi po minsan naubuso na po sa allowance. Pero wala naman ba ditong masasamang tao, wala naman, safe naman dito. Mabuti naman kung ganun kasi kami mismo ay nag-aalala sa inyo, sa inyong dalawa. Paano man nilalaki ang pinto? May laki to? Meron po. Alam ba ni Papa mo na pupunta kami? Opo. Okay naman daw sa kanya na mag-vlog kami dito. Okay naman daw, Kuya Robin? Opo. Kilala mo Kuya Robin, ang Papa niya? Ay, hindi pa, nausap na. Nakausap mo? Opo. Naawa na po ako kahapon, Kuya, pag nakita ko ng lagyan nila dito. Nagdalawa lang sila. Parang naman kita po si parang si Amanjo tsaka si Amanjo. Nakita na ano daw ni Kuya Robin, parang yung anak niya na babae din, dalawa. Pero kita ko dito kay Dara, napaka-matured, no? Oo. Parang kausap ko, 20 plus. Parang 25 years old ang kausap ko.
Nakita mo pa siya sa paligid. Ang paligid niya. Ikaw din naglalaba, no? Ano man yung mga pinagdaanan nyo dito na hindi nyo malilimutan? Hirap na pinagdaanan nyo dito, sa bahay na ito. Na kayong dalawa lang. Ano po? Pagbagyo po. Pagbagyo? Talagang natatakot ka, hindi? Natatakot po sobra kasi po baka pa maano po yung bubong namin. Itong buong bahay bro, pag nagbagyo promise, hindi pa rin. Ang ganda niya ni Dara, ano bro? Chinita ang ano, beauty. Pero masaya ka naman Dara. Masaya ka naman. O malungkot din? Masaya na malungkot. Bakit naman masaya na malungkot? Kasi pwede po kami kumakompleto. Hindi kayo makompleto? Gusto mo talaga kompleto kayo? Ikaw gusto mo kompleto kayo? Ikaw, pangilan ka ba sa mga kapatid? Ano po? 4 po. Ilan ba kayo lahat? Ano po kung... Kasi po, 8 po kami. Ah. Dibali po, 8 po kami. Yung panganay po talaga, lalaki po, namatay po siya. Mm-hmm. Dahil po sa nyog na nahulugan. Oh, sabi ko na, delikado yun eh. Kung tayong matambay sa ilalim ng nyog, ah, delikado talaga. Nahulog po. Ah, nahulog siya? Po. Kala ko nahulugan ng nyog. Nahulog siya nung ano, umakyat. Opo. Naku, Kuya Robin, huwag kang akyat ng nyog. Ay, hindi ako marunong po. Tapos po, yung isang babae po namin, parang binigay na lang po kay ano sa kapatid ni Papa po. Sa sobrang hirap. Ikaw ba naranasan mo ng magtrabaho? Mag-extra? Hindi pa po. Hindi pa naman. Pero gusto mo sana? Anong trabaho? Kahit po sa paglalaba, ganun lang po. Grabe. Pero sa sarili mo, alam mo na malakas ang loob mo, na matatag ka, ganun. Bakit pag may problema, anong ginagawa mo pag may mabigat kang problema? Anong ginagawa mo na lang? Wala po, iniiyak ko na lang. Iniiyak mo na lang? Wala kang pinagsasabihan, ganun? Wala po. Dito sa kapatid mo. Iniiyak mo na lang pala pag may problema. Pag walang allowance, ganun. Kumusta ang pag-aaral mo? Okay lang po. Wala namang bagsak. Hindi mo pa alam? Hindi ba po? Oh, ganis. Andito yung sapatos nila sa taas, oh. Kaya nga, eh. Ayan. Kumusta yung mga gamit nyo sa pag-aaral? Kompleto naman? Opo. Ano yung kulang nyo? Ah, dito sa bahay nyo. Dito sa bahay nyo, ano yung kulang na pwede namin ma-provide sa inyo? Ng kalingap? Lagayan pa ng mga plato. Ganun. Tingnan mo, plato nila. Organize pa rin. Organize pa rin. Organize pa rin nga. Ano pa? Iisip ko. Damit. Wala rin kayong damit. Ano po? Sa ano po? T-shirt na puti po. Ah. Kasi po isa lang po. Tapos, pag isang araw po lang po, sinusot ko na po yun. Tapos, pag-uwi ko po, nalalaban ko na agad para may masuot ulit. Ano niya bro, pag-awi, laba agad. Ayun, dista mo. Dista mo dan. T-shirt na puti. Salaya ng plato. Ano pa? Sige na, at ano kami? Kami si Genie. Kahilingan. Ayun, kahilingan. Tatlong kahilingan, isa na lang oh. Dalawa ka, nakadalawa ka na. Hindi, joke lang. Yung ano, kaya namin ibigay sa inyo. Bibigay namin. Ikaw, baka may naisip ka. Anong gusto mo? Manika? Malaki ka na, hindi ka na mamanika. Gamit sa school? Ikaw, ano, Dara, ano pa? Kailangan nyo. Para sa susunod na punta namin, makabili kami. Laptop. Electric fan po. Init niya. Kung may ano, sakaling pababahayan ka, may lupa ba kayo dito? Na ano? Wala ka sarili lupa. Wala na po. Wala din. Ibig sabihin ito, di dito sa inyo. Kay Lola po. Kay Lola po. Ayun, dito siguro. Pwede, no? Kahit maliit lang, no? Yun ang wish niya, magkaroon lang daw sila ng kahit simpleng bahay na secured, na safe, ano? Kayong dalawang magkapatid. Para naman dito pati kayo sa bundok. Para safe kayo. Minsan ba na kuha kayo ng ano dyan, pangulam? Dyan sa panggulay, ganun. Diyan po. Talbos ng kamote, kanggos, ganun. Yun, inuulam nyo. Pag wala na kayo, talagang maulam. Opo. Grabe.
Anong pakiramdam ng ano ng bilang ate kayong dalawa lang andito? Anong pakiramdam ng ganun? Siyempre po, sobrang hirap. Kasi po, wala pong mag-aasikaso sa amin na inat po talaga. Hmm. 4 a.m. ka pala nagising? Ay, pa 4 a.m? Opo. Tapos, lalakad mo yung school? Hindi po, mag-aasikaso muna po ako dito sa bahay pagluto. Tapos, pag 5 p.m. na po, mapunta na po akong school. Ikaw ba, marunong ka naman humawak ng pera? Marunong ka naman. Bibigyan kita ng pera, ano? Para may panggastos kayo ni Nini. Nini, gusto mong pera? Gusto. Pagkain? Gusto mong pagkain? Mas wala kaming dala ngayon, eh. Pera na lang muna, ha? Bili na lang kayo. Ano? Opo. Ayan, mga kalingap. Ayan, nakikilala natin si Dara. Dalawa lang po sila dito sa bundok. At buti tuloy-tuloy mong pag-aaral nila. So, bibigyan po natin sila ng panggastos dito, pambili mo ng pagkain. Anong kailangan nyo dito? Pag binigyan kita ng pera, saan mo bibilin? Ano po, bigas po. Bigas? Pambira, di tayo nakadalang bigas, ha? Palagi kami dalang bigas, ngayon pa kami naubusan. So, ayan. Bigas ang bibili nyo una. Ano pa? Pagkain. Okay, so ito, bigyan natin po siya ng allowance din sa school at mga gastusin dito sa kanyang munting bahay. So, 1, 2, 3, 4, ilan na yan? 2K po. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Magkano na yung lahat? 5,000? Opo. 5,000 pesos yan, ano? Mula yan kay Lord. Mula sa kalingap sa mga viewers natin. Shout out. Dahil sa inyo ay nagtulungan tayong magkapatid dito na walang maasahan, kundi silang dalawa lang. Thank you po sa binigay niyo tong pera at sa mga biyaya. Sana po patuloy po kayong bigyan ng biyaya ng Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po. Ikaw bigyan din kita, ne? Ha? Oh. Oh. Baon mo. Ayan, grabe. Mayaman mo na. May pang ano ka na. Bili ka na ng lato-lato. Ano man sabi mo? Grabe, ang cute. Yun lang po, mga kalingap. Nabisita natin dito sila Dara. Ano? Malinis po yung bahay nila kahit ganito, maliit lang. At bilib ako dito kay Dara kasi napaka ano, strong ng kanyang personality. At napakatapang po kahit silang dalawa lang nandito. Ayan. Sa mga gusto pong magpatid ng tulong, message lang po ang ating FB page at ang ating Instagram account. Ayan. And ito rin po ang ating GCash. Ayan. Ayan. Thank you po mga kalingap. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa lahat. Jesus loves you. Ayan, Dara, ito yung bahay na tinutukoy mo na dati yung bahay, ito? Opo. Ito pala yung bahay nila dati, mga kalingap. Pakasipag. Masipag ka daw mag-aral, ha? Sipag ka daw mag-aral? Kahit po pamasahe lang po. Mag-aaral pa rin po. Kahit pamasahe lang? Talagang gusto mo makapagtapos. Tama yan? Tama yan. Mali mo, maging scholar ka ng kalingap. Alam mo bang may mga scholar din kami? Mali mo, maging scholar ka din namin. So, ito po. Yan po, bundok na bundok po talaga. Sige, Dara. Punta na kami, ha? Sige po, thank you po. Ingat kayo dito, magkapatid. Basta palagi ka lang din magpipray. Opo. Na protektahan kayo ni Lord. Ano? Sige, bye-bye.